Kita, bagong araw, bagong vlog. Welcome back to my YouTube channel, guys. So, for today's video, usapang aglonima po tayo. So, isa rin to sa mga gustong halaman, aglonima. So, yung care tip sa aglonima ay kailangan lang hindi mo siya paaarawan kasi yung mga dahon niya, magkakaroon siya ng sunburn. So, alam nyo guys, yung aglonima na halaman ay pinakamadaling alagaan at pinakamadaling paramihin. Isa to sa mga gustong-gusto kong halaman. So, gusto ko siya. So, kahit gusto ko siya, wala akong rare na aglonima. So, ito lang yung mga aglo kong sa ngayon. So, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano siya pararamihin. Yung gagawin natin, magre-repot tayo ngayon, tapos magka-cutting tayo. So, magsisimula na po tayo guys. So, ang una natin kailangan ay, so, ito po yung mga aglo ko pala. Ito si Red Unyami. Ah, Unyami ba yun? Si Red Unyami. Alam nyo guys, si Red Unyami. Lalapit tayo sa camera. Si Red Unyami, maganda siyang tingnan guys. So, pag tumatanda na yung leaves niya, yung dahon niya pala, ito, magiging red siya. Pero kung bago pa yung dahon niya, ayan siya, pink pa siya. So, ito namang isa. So, wag na natin iisa-isahin guys. So, ano na tayo ngayon, magtatanim. So, ito po yung... Guys, ito po yung mga aglo ko sa ngayon. Ayan. Ito sila. So, ito po yung... Ito natin muna. Kakating natin at saka irilipat. Dito muna yan. So, yung gagamitin natin na garden sowel. Ay, garden sowel. Rizal at saka garden sowel. Kunti lang yung ano, garden sowel. Mas marami yung rizal. So guys, kasi nga, magriripat tayo. Ang una natin gagawin ngayon guys ay magriripat po tayo. Ito po yung iriripat natin. Ito po yung ikakating natin kasi dalawa na siya para dadami na yung aking aglonima. So, ito po yun guys. Paano gawin? So, lalagay po muna tayo ng garden sowel. Yung gamit natin ay rizal at saka rizal yung gamit natin guys. Ayan. At saka konting sowel guys kasi mas gustong gusto sa aglonima yung maraming rizal. So, kahapon guys, naghanap ako ng pot. Sobrang mahal yung mga pot ngayon kaya hindi na ako nakabili. So, ito, dati na tong pot ko na to. Ito na lang muna yung gagamitin ko. Kasi maganda. Maganda siya guys. Ilagay sa maputing pot. Itong si Red Unyami. So, ika-cutting natin siya, guys. Dito. Ika-cutting natin siya, guys. Saan ba tayo ika-cutting? Doon. Parang i-anak yung piso. Bunitin na lang. So, ika-cutting natin siya, guys. Ayan, si Red Unyami. So, pag marami na kayong aglo, guys, pwede nyo itong gawin. At saka, itong part na kinata natin, magkakaroon uli siya ng may tutubo ulit dyan na baby. So, ito na siya yung cutting ko.
So, itatanim natin siya, guys. So, pag marami na kayong aglo, guys, pwede na natong gawin. So, mabilis kasing alagaan tong aglo, guys. Saka maganda to siya sa ibang maputing pot. So, done tayo, guys, sa ating cutting. So, after naman itong cutting natin, guys, ang gagawin natin itong cutting natin, huwag natin silang painitan. Ilagay natin sila muna sa malilim na lugar at huwag nating diligan muna mga 3 araw bago natin diligan. At saka, guys, yung kinata natin, mayroong tutubo dyan na iba na namang babies. So, ang susunod, guys, itong si abukado. Abukado daw ang tawag nito eh. Aglonema abukado, sabi ni Sealer. So, guys, tips ko pala sa aglonema, guys, kung gusto niyo talagang mabilis niyang magkakaroon ng babies, ang gagawin niyo, ayan, guys, oh, ang gagawin niyo, tabunan nyo dito ng maraming rizal. Kasi mabilis yung magkakaroon ng babies. Ayan, guys, oh. Marami siyang babies na lumalabas. Saka mayroon ng isa. So, dati, guys. Dati, ganito lang siya. So, kasi nga, guys, nung araw, wala talaga akong aglo. Kaya, hindi ko rin afford yung aglo. So, yung ginagawa ko, gumagawa ako ng paraan kung paano ko pagandahin yung mga aglo ko. So, mayroon akong ginawa dito. Ito lang dati yung aglo ko. So, ginawan ko ng paraan si... Itong tawag daw nito is Green Chinese Aglonema at saka si Doña Carmen. So, tingnan nyo naman, guys. Ang gandang tingnan kahit na ordinary lang pag aalagaan natin. Tapos, parang pagagandahan natin, gaganda rin talaga yung halaman. Ayan siya sa malayo. Ganda siyang tingnan. Kaya lang, wala pa akong magandang pot. Ayan. Si Green Chinese Aglonema. So, ang susunod, guys, eto si Avocado Aglonema. Ang gagawin naman natin ito ay ikakating natin siya from here. So, makikita nyo ba, guys? Yan, ikakating natin siya dito kasi may mga babies na siyang lumalabas. Ang gagawin naman natin, guys, sa kinata natin, tatabunan natin ng rizal para mas maraming lalabas na babies. So, pwede rin gawin, guys, yung kinata natin na aglo, pwede rin natin gawin na ikat uli. So, paano ba yan? Halimbawa, tulad nito, guys. Pwede nating ikat ito ng kukunan natin dyan. Alisan natin ng leaves. So, ito na po yung part 2 na gagawin natin na paano magparami ng aglonema, guys. So, ang gagawin nyo lang, kakat nyo dito. So, nakita nyo yan, guys. Kung magkakat kayo, huwag nyong tamaan yung ganito niya, kasi dyan tutubo ang mga ang suhi ng aglonema. So, ikakat natin dito. So, ito na naman, ito ngayon ang ating i-propagate from cutting. So, paano ba yan? So, kung mayroon kayong ganito, i-propagating natin to. Si aglonema avocado. So, ganito lang yung parami ng aglo, guys. Kasi yung aglo, hindi naman siya, mabilis siyang paramin, madali siyang patubuhin. Ayan, guys.
So after lagyan na pagkatapos nating lagyan ng lupa, itanim natin dito si cutting natin na aglonema. So ganyan lang guys. I-ano na lang, ganyan lang. So mga ilang months, mga ilang weeks or months ba kaya tutubo to. So mayroon na akong mga ginawang ganito guys. Ano nga yun? So ito yung mga ginawa ko from cutting, kaya lang yung kinating ko is red lipstick. So tingnan nyo guys, ilang weeks pa lang siya na nagawa ko, 1 week pa yata. So ayan. Ay, sayang naman. O, ilang weeks pa galing cutting. Ito ay red lipstick aglonema. Ilang weeks pa. So, ayan o. Mayroon ng sisibol. Mayroon ng suhi. Ayan. So, ganyan lang guys. Pag mayroon kayong aglonema, i-cutting nyo lang. Ganito nyo lang. Saka mabilis lang guys. Hindi aabot ng ilang months. Tutubo na uli siya. So, ito guys, yung mga ginawa ko rin from cutting dati. So, ito, itong ano na to, ito si avocado aglonema. Ganito lang siya kaano guys, ganito lang siya kaliit yung dumating sa akin. Tapos, yung lumaki siya, kinap ko siya, ito yung bibis niya. Kaya lang, nag-iba yung kulay niya, parang sobrang peng. Kasi nga, nilagyan ko palagi ng, dinidiligan ko palagi ng bitchin. So, ngayon guys, ito na naman ang iriripat natin. So, ito guys, tutubo pa to. Kasi yung iba nagsabi, hindi daw tutubo. Tutubo talaga to. So, kasi mayroon akong mga ginawa from cutting. Ayan, kaya lang red lipstick yung ginawa ko. Tingnan nyo guys, ha. Bubunutin natin, babalik naman natin. Ito yung bago pa kasi ito nilagay ko. Bago ko pang tinanim. Ayan, wala pang roots. So, ito yung una. O, tingnan nyo guys, mayroon ng roots. Pag mataas na yung aglonema ninyo, pwede na ninyong i-cutting para mabilis siyang dumami. At saka yung stem niya, pwede na rin ninyong i-cut at i-propagate ninyo. Ayan guys, so mayroon na siyang roots. So, ang susunod guys ay itatanim na natin si avocado. Ano bang magandang pot sa kanya? Ito na lang. So, ito ang gagamitin kong pot. So, pag nagtatanim kayo ng aglo guys, gagamitin nyo ay pwede naman siya sa lahat kasi hindi siya maarte. Pero para sa akin, mas maganda yung maraming rizal at konti lang yung garden soil. So, itatanim natin si aglonema avocado. At saka itong ganito, guys, pwedeng ipropagate pwedeng ipropagate ang leaf sa, ano, sa tubig. So, mayroon din akong mga ginawang ganyan. So, itatanim na natin si avocado. So, ito, guys, pag ganito, huwag niyong diligan muna. Pag ganito cutting yung parang sa itaas, huwag niyong didiligan mga ilang araw bago niyo diligan, mga 3 araw ganyan. Kunti lang pala tong ano ko. So, ang pagtanim guys, kailangan ang pagtanim guys kung from cutting siya yung sa itaas na, kailangan idiin nyo ng, didiin po nyo ng maayos. So, ayan guys, ganyan lang yung pagtanim ng cutting sa, yung sa itaas na, ganyan nyo lang, dito na part, ganyan nyo, para mabilis siyang tutubo guys. So, ang susunod naman na gagawin natin ay itong si, kasi guys, pag mapayat yung aglo nyo, yung parang ganito, mapayat siya o payat kasi siya,
Kasi yung dati, ito si avocado, payat talaga siya dumating dito. So yung ginawa ko, kinap ko siya. So ito, ikakat natin para tataba siya ulit. So, ano natin. Wala, ang dami pa lang ano nito. So ito siya guys, si, ano nga ang tawag nito, peng. Ang tawag daw nito ay pink no, red Gucci pala ito. Tawag nito. Sa, guys, pagpayat yung aglo nyo, kailangan i-cut ninyo para magiging mataba siya uli. Tataba siya uli, guys. So, i-cut ninyo hanggang dito. Eto guys, so for the next, sa susunod, tataba na po to siya. Ito muna. Iyok muna. So guys, ayun, nakakuha na ako ng soil kasi konti lang pala yun. So ihalo ko muna guys. Ang susunod natin itatanim itong si Peng. Ay, hindi pala peng. Red Gucci. Sabi ni Sealer, red Gucci daw to. So, guys, pagpayat yung aglo ni Manyo, i-cut niyo para in the next, sa susunod, tutubo siya ng magiging mataba. So, maglalagay na tayo ng so, itatanim na natin, guys. Yan. Kasi mayroon na siyang roots. Pwede pa nga itong i-cut eh. Pero, hindi ko na lang i-cut kasi may cut naman siya doon. So, ganito lang, guys. Tanim nyo ang aglo. Ganyan. Para tataba talaga to guys. Kasi payat siya eh. Ganun kasi yung ginagawa ko sa mga aglo kong payat. Kinakat ko siya para magiging mataba siya ulit. Saka maganda sa ano guys, aglo ni Ma ay didiligan natin ng yung may halong bitchin at saka sa tubig, yun ang ididilig natin. Maganda siya guys, maganda yung result niya. Ayan o, si, maganda yung result kapag gumamit din tayo ng. So maganda rin yung mga aglo guys na didiligan natin ng bitchin. Maganda yung resulta niya, magiging maganda yung mga dahon ng aglo ni Ma natin. So katulad nito guys, si Pink. Aglo ni Ma, pink lipstick na aglo ni Ma. Sobra niyang red. Ayan o, ginamitan ko siya ng bitchin. Yun yung mga sekreto sa mga aglo ni Ma guys. Nakikita niyo sobrang ganda yung mga aglo nila. Mga bitchin, bitchin siguro ang ibidilig nila. So ito kasi yung sa akin. Tinry ko. So ayan guys. Yun na nga guys, tip yun kung saka tataba yung aglo ni Ma ninyo. At saka gaganda yung dahon nila guys. At saka mabilis silang magkakaroon ng babies. Tulad dito guys, lagi kong dinidiligan ng bitchin. Ayan, ang dami na niyang babies nilalabas. Ayan, so, meron din akong mga tips pala guys. Yung gusto nyo na, marumi kasi yung kamay ko. Gusto nyo yung aglo ninyo. Diba sa minsan yung aglo natin, yung dahon nila, parang patuwid lang siyang ganyan, paitaas. So, pwede ninyong gawin ito, guys. Kung mayroon kayong mga aglo. Teka muna, wala akong portable. So, tips po to, guys. Para gusto nyong parang, gustong-gusto nyo yung mga dahon nila. Pababa yung dahon nila. Ng mga aglo ninyo. So, pwede ninyong gawin ito, guys. Ganito lang ninyo. Yun yung mga sekreto sa aglo. Para yung mga dahon nila. Pag ganun talaga, padaon yung mga dahon nila. So, ganito lang ninyo guys, tips din to sa para magandang tingnan yung mga dahon nila, parang ganito pala guys, from up sa itaas, ganito natin, tapos ganyan,
Ganyan, isunod-sunod lang natin yung mga dahon nila, guys. So, tatalian ninyo dito. So, kung magtatanong kayo, guys, ilang araw ba na pwedeng tatanggalin pag nakaganito na yung aglo ninyo? Kasi, kung gusto niyo yung dahon niya, parang paganyan na paganyan. Parang ganito, guys. Kasi ito, tinalian ko rin ito. Tanool, lahat makatalo. So, tinalian ko rin ito kasi yung dahon niya, pag ganun yung dahon niya, eh, paitaas. Itaas lagi, parang nakaganon. So, ang ginawa ko, tinalian ko ito. Tingnan nyo. So, mga, kung nagtatanong kayo, ilang araw pwede tanggalin yung tinalian ng ganin, yung ganito, ilang araw pwede na siyang tanggalin, mga 3 days, pwede na niyong tanggalin, sa yung dahon niya, gaganito na yung dahon niya, parang paganyan yung dahon niya. So, mayroon pa pala akong aglo dito, guys. Ito si Silver Bay. Ito yung si Silver Bay. Yung binili ko to, guys, parang sobrang payat niya. So, yung ginawa ko rin, sobrang payat niya, guys. So, ang ginawa ko rin, kinating ko siya. Ayan, sobrang taba na nga niya eh. So, nagkaroon na siya ng babies. So, eto, guys, kinating ko na to. Medyo may katagalan niya. Ayan. So, eto yung ano niya. Eto yung cutting niya. So, tatanggalin ko ito ngayon kasi iriripat ko na siya. Tigas na. So, pag mayroon kayong mga aglo, guys, tumaas na. Ayan, guys, oh. From cutting to siya. Kinat ko dati yan kasi maliit pa yan dati eh. Saka payat. Pag payat yung aglo nyo, ikakat nyo para tataba siya. Yan, guys. Galing siya ng cutting. Ayan, oh. Mayroon na pala siyang babies. Another. Suhi na naman. Ayan, guys, oh. So, ikakating nyo lang ninyo siya, guys. Ayan. Mabilis kasi ang aglo, guys. Mabilis paramihin. Para hindi na kayo bibili ng... Kung bibili man kayo, another, ano na, another varieties na naman yung bibilihin ninyo. So, itatanim ko na to ngayon. Ayan, cutting talaga to siya, guys. Ayan. So, yung dulo niya. O, yan, diba? So, talagay muna tayo ng konting ano, naubusan ako ng soil. So, ito na, guys. So, itatanim na natin si Silver Bay. Ayan. Ang mga aglo kasi, guys, madaling paramihin, cutting, pwede mo siyang sa dulo, yung sa mga dulo, saka yung pag ano na, mataas na yung mga stem nila, pwede mong cutting, ipropagate mo yon. So, ito na yung mga pinapropagate ko dati. So, meron akong mga tinanim dito, tinatry ko, guys. Ito naman yung hindi nilalagyan ng bitchin. Sobrang layo, ayan o. Si Rebless Lipstick na nilalagyan ng bitchin. Ito yung nilalagyan ko ng bitchin. At saka, ito naman yung hindi. Malaki yung difference nila. Tinatry ko, guys. So, ayan, guys. So, ang susunod, kasi marami na nga tayong aglo dito. Yan. Ito namang si, ewan ko anong tawag nito, pero sobra siyang ganda. Green siya na aglonema. Kaya lang, guys, ang napaka ano nito, guys. Ang napaka ganda niya. Kasi yung dahon niya, guys, para siyang plastic. Para siyang, hindi ko alam anong varieties niya para ayan, oh, sobrang kapal. Para talagang plastic yung mga dahon niya. Ayan. Ayan, so, ililipat ko na to ngayon sa another pot. Ano yung may pot tayo pa? So, ang dami ko ng aglonema, guys.
Ito naman guys, ano, maganda siya. Sobra siyang ganda. Hindi ko alam kung ano yung name niya. Basta maganda siya. So, patanggalin natin ito. Kasi papat na natin. Anong name niya? Basta ang ala. Basta aglonima siya. Kung anong varieties niya. Ito guys, kinating ko na rin ito. Tingnan nyo guys siya. Ayun, nagulot na pala ito. Sobrang gusto ko siya kasi nga, sobra siyang, ano, sobra siyang green, palain mo talaga parang kasi hindi ko na lang siguro tatanggalin. Basta from cutting ito, maganda siya, nakapat na, lalagay ko siya sa isang pot, kasi pwede siya lalagay sa mesa. Ko na lang siyang tatanggalan ng iba. Maganda siyang tingnan guys. But, kasi marami na naman. Kawala ng pot. So, i-repot ko na lang siya. Susunod na lang ako maglipat itong mga babies niya. Ayan na. Hindi naman pala ito babies. From cutting pala ito. So, dan tayo guys sa isang pot. So, ayan guys. Meron din akong tips. Lang, hindi pa ko na ano. Mamaya ko na lang kasi sobrang haba na. Saka ito, pwede na itanim to sa ibang pot at tubo to siya guys. Susunod ko na lang ito itanim kasi ang haba na ng ano ng video na to. So, ayan guys. Tips din guys kung paano mabilis magkaroon ng babies ang aglonema. So, ang tips guys ay yun nga, didiligan ninyo ng bitchin na may halong tubig at saka kung gusto, at saka ganito yung gagawin nyo guys para mabilis yung magkakaroon ng babies dito sa part niya dito na part dito lalagyan ninyo ng rysal yung ilalagay nyo ganun kasi yung ginagawa ko kasi bago pa lang to sa akin guys oh. Yan dami nyong baby. So, ayan guys, tips yun guys kung paano magkakaroon ng maraming babies ang ating aglo. Yan, tulad yun guys, sobra ko siyang nilagyan ng rysal, ng konting kukupit, nilagyan ko siya dito sa side dito para mabilis siyang magkakaroon ng babies. Ito rin yung isa. Ayan. So, ay, dyan na tayo. Tapos na tayo guys sa ating video about aglonema. So, kung bago kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe.